Hi mga kaibon, hope you have a great day today. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano madedetermine yung gender ng isang eyering lovebirds. Tara! Kung gusto mo malaman ang gender ng mga ibon mo, dapat observant ka pagdating sa physical and behavior ng mga alaga mong ibon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips kung paano malaman ang gender ng ibon kahit hindi mo sila hinahawakan. Paalala lang, ito ay hindi lahat 100% na tama. Mabibigay lang ito sa iyo ng idea kung ano ang posibilidad na kasarian ng iyong mga ibon. Punta tayo sa physical appearance nila. Number 1. Sukat. Kadalasan mas malaki ang mga babaeng ibon kaysa sa mga lalaki. Mas matitip puno ang katawan nila at mas bulto kaysa sa mga lalaking ibon. Number 2. Tindig. Kalimitan ng mga lalaking ibon is matikas tumayo. Nakataas lagi ang tuhod or upper part ng legs nito at hindi nakaliko or nakasayad sa tungtungan. At mas makipot yung stance nila or yung agwat ng mga paa nila kaysa sa mga babaeng ibon. Number 3. Tuka. Mas malalapad ang tuka ng mga babaeng ibon kaysa sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman na ibon is mostly matatangos or should I say matitilos or matatangos ika nga sa tao. Number 4. Ulo. Sa mga babaeng ibon makikita natin mas malaki at palapad yung bandang top part ng head nila. Compared sa mga lalaki ng mga male birds usually is rounded head. Number 5. Buntot. Usually, mga babaeng ibon ay naka-spread yung buntot nila unlike sa mga lalaking ibon na patulis ay yung posture ng mga buntot nila. Itong mga next tips naman na ito ay hindi naman nahawakan ng ibon para magawa yung procedure na ito. Number 6. True pelvic bone or sipit-sipitan. Pag malubog yung sipit-sipitan, female yun. And mostly ito yung batayan namin sa ibon na namin. Pag masikip naman, male yun. Katulad yung mga nakikita nyo sa picture. Papakita ko yung diagram ng male and female pelvic bone. May mga instances naman na maskip yung pelvic bone pero naging female siya nung nag-matured. It's just because maaaring hindi pa ganun nabibuild up yung pelvic bone niya. Kasi bata pa siya. May mga ganun cases kasi. Ang mga nasabi ko kanina is ulitin ko, hindi totally 100%. Ito ay parang alcohol lang na di napapatay yung 0.1% na germs. Tandaan nyo, ang ibon ay hindi rin pare-pareho at parang tao din. May mga pagkakapare-pareho pero madami din pagkakaiba. Dako naman tayo sa behavior. Number 1. Maingay. Kalimitan ng mga maiingay na ibon is male. And ito pa, if your birds do chattering, mostly male yun. Number 2, matapang. Not all female birds ay yung matapang, but mostly siguro ng mga ibon pag matapang or dumodomi na sa isang group or colony, probably female yun. Number 3, when they do wing spreading, mostly female yun. Share ko lang, hindi lahat ng gumagawa nun is female. Mostly lang, pero hindi lahat. Meron din male na gumagawa nun just to attract female birds, gayahin sila din dun, mag-umpisa yung pairing or mating process nila. Number 4, when they more likely display nesting materials. Yung mga male gumagawa din nun pero not perfectly good as female. Tingko is just yung male gusto lang maglaro, parang ganun. Mostly kasi yung mga female birds sila yung gumagawa ng pugad nila. Ayun yung gagamitan na para
paglilay nila ng eggs. Ayun mga kaibon, ito yung mga ilang way kung paano mag-gender yung ating mga ibon kahit di mo hinahawakan. Kung may mga alternative way pa kayo kung paano mag-gender yung ibon kindly comment down below lang po at isa-isahin ko po lahat basahin ang mga comment nyo and i-share din natin sa mga kapwa natin mag-ibon. Kung may mga katanungan pa kayo or mga bagay na gumugulo sa inyong isipan sa pag-aalaga ng ibon, pwede kayong magtanong sa akin through comment or sa mga video natin or personally nyo po ang ipinag sa akin Facebook account, it's Pacific Aviar. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. Napapasok na yun sa aking message request. Binabasa ko naman po lahat yun kaso nga lang hindi ko naman maano masyado. Marami rin akong ginagawa sa buhay. Okay, magpa-plug muna tayo. First, sa mga gustong magpa-DNA test ng kanilang mga ibon, kindly PM nyo si Sir Nixon Ching sa Facebook. Sobrang bait na tao niyan. Madaling kausap. Tsaka kahit saan kayo sa Luzon, pupunta nga kayo niyan. Okay, sa mga gusto naman magpagawa ng mga customized plain silver color engraved leg band, kindly PM nyo si Sir Flox Isip sa Facebook. PM nyo lang yung mga order nyo sa kanya. Located nga pala siya sa Lipa, Rosario, Batangas. Sa mga taga-Kalamba or nearby cities naman na gustong mag-Iberi visit, kindly PM nyo si Sir Eduardo Malacaman or Sir Ding ng Ding EM Iberi. Located po siya sa Barangay Lawa, Kalamba City. Sobrang bait na tao at hopefully mag-enjoy kayo sa pag-Iberi visit nyo sa kanila. Sa mga taga Batangas naman, kung naghahanap kayo ng mga quality ibon, kung near Lipa, Rosario, San Juan, or San Saigon ng Batangas, pwede nyo lapitan si Sir Nicolo Banyaga Nosilio ng Padre Garcia, Batangas. PM nyo lang siya sa Facebook, sobrang bait niyan at madaling kausap. PM nyo lang siya at send yung every visit nyo. Sa mga taga Batangas ulit, kung may mga kailangan kayong materials, huwag kayong mag-atubili na mag-PM kina Sir RMT Iberi ng Dara sa Tanawan, Batangas at kay Sir Richard Mercado ng Santo Tomas, Batangas. Yung Iberi niya dun lang sa gilid ng PUP College sa Santo Tomas. Yun yung location ng Iberi niya. Sobrang dami yung pagpipilian dyan. Punta lang kayo, PM niyo din po sila sa Facebook. Yun yung mga name nila. Okay, para sa question and answer portion natin, this question is coming from Sir Alexander Colliera. Sa next vlog po, pwede din po ba yung expected prices ng mga African lovebirds na ito? Bro, actually, hindi ako aware pagdating sa pricing nowadays. Tsaka kung mag-mention ako, pwedeng mali din or pwedeng tama. Much better kung hindi ko sasabihin yung pricing ng mga ibon. Mas mabuti po mag-alaga na lang po muna tayo ng mabuti din tsaka nyo po i-search yung about sa pricing ng mga birds na ito. And babol ko lang, payo lang sa mga newbies, mas maganda maging observant tayo sa para hindi tayo naloloko kasi maraming mapagsamantala ngayon lalo na sa malapit ng Pasko. Kung gusto nyo lang din karirin ng pag-iibon, umanap kayo ng mga tropa, mga tao na pwedeng gumabay sa inyo sa pag-aalaga ng lovebirds. Okay, next is Sir Alpha 2 Gaming. Saan kaya makakabili ng ganun? Gusto ko din mag-alaga ng lovebirds. Sir, ang pinaka the best source is sa Facebook. Hanap lang po kayo ng mga Facebook groups about lovebirds. Then ask lang po kayo doon kung saan may malapit na breeder sa lugar nyo. Then mag-i-visit po kayo. Mabait naman po lahat naman nag-iibon eh.
Huwag po kayo mahihiyang magtanong ng magtanong. Ayos lang po yan. Isa pang dapat tandaan is yung respeto sa bawat breeder na pupuntahan natin. Kasi syempre, makikisuyo lang din tayo sa kanila eh. No? Mas maganda magpagkaibigan tayo sa kanila kaysa sa kung ano pa man. Sana nabigyan linaw natin yung ilang issues ng ating mga kaibon tungkol sa pag-aalaga ng lovebirds. At kung may mga ibang katanungan pa kayo, kindly comment down below. And babasahin ko po lahat at susubukan ko sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta. Sobrang maraming salamat po. Spread the good vibes and peace out.